Kawasaki Fury 125. Isa to sa pinakapopular na motor noong lately 2009 dahil sa maganda nitong forma at sporty na datingan. Yung tipong mapapalingon ka pag nakita mo. Oo, ganun siya ka-hype. At dahil sa patuloy na pagtangkilik nito, eh nakailang generation ang dumating sa atin. Mula Kawasaki Fury Classic hanggang Fury New Breed. Pero sa kabila ng popularity at mataas na sales na naibigay ng Fury sa Kawasaki, eh nakakapagtakang hindi na ito nasundan eh. Siguro kung nagkataong nagpagsabay ng Kawasaki, pakaisa ang Fury's top contenders pagdating sa usaping underbone kategori. Wow! Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin ang posibleng rason ng Kawasaki kung bakit bigla na lang tinigil ang pag-breed sa Kawasaki Fury. Ang unang rason na nakita ko dito is masyadong nakafocus ang Kawasaki sa mga big bikes nila. Dahil kung magbabalik tayo sa early 2000 hanggang 2015, ang mga motor na na-produce nila na alam ko lang ha, is Kawasaki HD3, Kawasaki Barako, Curve at Kawasaki Fury 125. Ang konti diba, para sa isang sikat na kumpanya pagdating sa larangan ng motorsiklo. Diyan pa lang ay mapapansin mo talagang di sila ganong interesado sa lower cc eh. At take note, lahat ng motor na nabanggit ko is pumatok at tinangkilik. Pero dahil nga sa di sila interesado sa mababang kategorya, kaya unti-unti rin itong napag-iwanan eh sa paglipas ng mga taon. Bukod na lang siguro sa Barako na hanggang sa ngayon ay nagigipagsabayan pa rin sa mga makabagong teknolohiya ng mga motor. Wow! Ang pangalawang rason, siguro sa price. Dahil alam naman natin na nakilala ang Kawasaki sa pag-produce ng quality units. Barako, Kawasaki Barako, Barako, napakatibay na panghalang buhay niya. Kasi nga yung durability niya, akma-akma dun sa para kapitan ng sidecar maging pricing yan. Gawin natin example yung big bike nila na ZX25R na nagkakahalaga ng 400,000 plus na kung iisipin mo, eh para bang overpriced siya para sa isang 250cc na motor. Pero gaya nga nasabi ko kanina, Kawasaki yan eh, quality over quantity. Wow! At baka yun na rin ang naging dahilan kaya di na nila na-breed ang Fury 125 nila dahil naisip nila na pag ginawa pa nila itong 150cc eh baka mag-overprice naman sila to the point na mahirapan na yung mga consumers na abutin yung presyo nila. At ang pangatlong rason, siguro dahil loaded na tayo masyado sa lower cc lalo na sa scooter at underbone dahil kay Yamaha at Honda pa lang eh di na magkandugagang yung mga consumers kung alin sa dalawa eh. Tsaka sa big bike naman kasi nanguna at nakilala ang Kawasaki kaya yun siguro yung pinagtuunan nila ng pansin. Pero sana magawa nila ng paraan yung Fury, dami nag-aabang dito eh. Ganda naman kasi talaga at ang tibay pa. So paano? Hanggang dito na lang muna siguro. Maraming salamat sa lahat ng nood. Subscribe!